Dapat umanong patawan ng parusang kamatayan o death penalty ang mga politikong nagpopondo ng mga private army. Ito ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng nauna niyang rekomendasyon na parusahan ng death penalty ang mga tiwaling security personnel na gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. Sabi natin noon, dapat bigyan ng heavier penalty ang mga former members of security forces lalo na ginamit nila ang kanilang training na natanggap from the government, from the PNP. Gagamitin nila ito pambiktima ng helpless civilians, dapat times 2 ang kanilang kasalanan death penalty, sabi ni De La Rosa. Dapat din siguro kasi sila, mga politiko, ang pinaka-mastermind dyan eh. Dapat kasama sila sa death penalty, dagdag pa niya. Hindi naman pabor Senate Minority Leader Aquilino Coco, Pimentel 3 sa panukalang capital punishment, subalit dapat umanong i-criminalize ang mga nag-aalaga ng private armies. I agree that maintaining a private army and being part of a private army, whose members bear arms, whether licensed or unlicensed, in order to pursue or impose a private purpose or decision through force, intimidation, violence and, or killing, must be made a specific crime and penalized heavily, sabi ni Pimentel. But since I am against the death penalty, I am open to agreeing to severe penalties short of the death penalty, dagdag niya. Kumento sa social media, ayon kay Conchetina Mars Solomon. Dapat yung corrupt politicians rin damay-damay na lahat para wala nang matitira. Ayon din kay Zoldy Conlo. Dapat dalawang pulis na guard, okay na mahirap naman kasi pag walang guard madaling mapatamba ng mayayamang politiko na si Kim sa posisyon. Dagdag din ni Virginia Paglinawan. Dapat para yung mga natira iba pa na nakiramdam lang na ganyang din ang gawain, matakot kasi kaming mga pobre ang biktima sa warlord-landlord pag eleksyon pinag-aagawan ng mga politiko. Dagdag din ni Dario Lamsen. Ang maganda ibalik ang death penalty sa Pinas para matakot ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti, yan lang ang tanging paraan para matigil ang kalokohan sa Pinas. Binigyan din ng National Security Council ang pagkakatalagaan ni Vice President Sara Duterte bilang co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict. Ito ay matapos na almahan ng magkabayan Black ang pagkatalaga kay Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga pangunahing opisyal ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict sa kadahilan ng posible raw mauwi sa kanyang pangontrol sa mga confidential intel funds ng iba pang ahensya na nasa ilalim ng naturang task force. At bukod dito ay posible rin anilang makaapekto ito sa academic freedom sa Pilipinas. Ayon kay National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict Assistant Director General Jonathan Malaya, walang magiging problema sa academic freedom dahil wala naman aniyang kinalaman ang naturang task force sa magiging curriculum ng mga eskwelahan. Kasabay nito ay sinukod din niya ang alegasyon ng nasabing grupo pahinggil sa confidential intel funds ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict, kung saan ipinaliwanag niya na ang Department of Education ay mayroong legal authorization mula sa Kongreso matapos na makita ng mababang kabulungan na kinakailangan talaga ng kagawaran ng pondo. Bukod dito ay nagpahayag din ng pangamba ang naturang grupo sa naging hakbang ng pamahalaan dahil baka raw mas lumala pa ang red tagging sa bansa kasabay ng pananungkulan ng vice-presidente sa anti-insurgency body ng gobyerno. Tala, nanindigan naman ang opisyal na naniniwala ang naturang task force na malaki ang may tutulong ni Vice President Duterte sa pagtugon sa insurhensya sa bansa dahil sa mataas niyang approval rating na inaasahang magresulta sa pagkakahikayat ng maraming miyembro ng New People's Army na magbalik loob muli sa pamahalaan. Alinsunod na rin ito sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang kanilang estratehiya mula sa pagiging mga war fighters patungo sa pagiging bringers of peace. Bilang kalihim din ng kagawaran ng edukasyon ay inaasahang masusupil din ni Duterte ang recruitment ng teroristang komunistang grupo sa mga paaralan na napaparoob din sa kanyang panawagan na wakasan na ang protracted people's war sa bansa sa panahon ng Marcos administration. Tiwala ang byuda ni Negros Oriental Governor Roel Degamo na makakamit nito ang hustisya. Ayon kay Janice Degamo na siya rin mayor ng Pamplona, makikipagpulong siya kay Justice Secretary Boying Remulla at sa National Bureau of Investigation para pag-usapan ang kaso ng pagpatay sa kanyang asawa. Anya, marami pa siyang gustong malaman. Pagka ito, sinali nila itong taong to o hindi, kasi
I also have my own private lawyers na kung ano yung sa tingin naman namin kinulang at hindi kami satisfied kung ano yung kayang patunayan ng DOJ, baka we will also conduct our own, have our own case to file privately. Kahapon, tinapos na ng Senado ang investigasyon sa pagpaslang kay Degamo matapos ang limang pagdinig. Tiwala rin si Senate Committee Chairman on Public Order, Bato de la Rosa, na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Degamo. All the evidences are leading towards kaso lang hindi natin gaano natouch yung kaso ni Degamo, di ba? Dahil nga nakapokus tayo sa ibang kaso dahil nakiusap yung DOJ na yung mga nahuli nila na mga suspects ay huwag munang isama dito sa hearing para hindi ma-compromise yung case build-up nila. So yung case ni Degamo, kukunting porsyon lang, first day lang ata natin na-take up. Hindi hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Timor-Leste na i-turn over sa Pilipinas si suspendidong Negros Oriental Representative Arnie Deves. Sa halip, hahayaan daw ni Ginoong Marcos na matapos ang mga proseso sa Timor-Leste. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na inapela ni Deves ang pagbasura sa hiling niyang political asylum doon. Si Deves ang tinuturong mastermind sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo at walo pang iba. Inulit naman ng Pangulo ang panawagan niya kay Tevez. So I think they will continue to go to the process, may appeal process para sa those who are applying yung appellant. But na-deny, so we'll just wait for the process to complete. Come home. That's the best advice I can give him. Come home. Pinawalang sala ng isang korte si dating Senador Laila De Lima sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Binigyang halaga ng korte ang pagbaliktad ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos. Bakit naging material ito ang kasagutan sa ulat ni Senior Correspondent Andrew Alimario. Justicia! Paanong ang pagbaliktad ng isang testigo ang nagpaguho sa kaso ng prosecution laban kay dating Senador Laila De Lima? Ayon sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, kailangan ng testimonya ni dating Bucor OIC Rafael Ragos para mapatunayan ang sinasabing conspiracy to commit illegal drug trading na ikinaso laban kay dating Senador Laila De Lima. Ito raw pagbawi ni Ragos sa kanyang mga akusasyon ay lumikha ng reasonable doubt para ipawalang sala si De Lima at dati nitong bodyguard at driver na si Ronnie Dayan. Importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa akusasyon laban kay Senator Laila De Lima, at kaya dahil dito Senator Laila De Lima was acquitted based on reasonable doubt. Sabi ng korte, hindi basta-basta pinagbibigyan ng anumang pagbaliktad ng testigo. Pero may natatanging pagkakataon na pinapayagan ito. Nangyayari ito kapag walang ibang ebidensya na susuporta sa isang conviction maliban sa salaysay ng isang testigong bumaliktad. At ito ang nangyari sa kaso ni De Lima. Tagumpay raw ang prosekusyon na mapatunayan na may illegal drug trading sa loob ng bilibid. Pero dahil sa pagbawi ni Ragos sa kanyang testimonya, nagkaroon ng duda sa naging partisipasyon ni De Lima at Ragos. Kung babalikan ang naging pahayag ni Ragos, inamin niyang nagdala siya ng pera kina De Lima at Dayan sa dalawang okasyon. Inakusahan ng prosekusyon si De Lima na tumanggap ng 5 milyong piso noong November 2012 at karagdagang 5 milyon noong December 2012. Para raw mapatunayan ito, ipinresenta ng prosekusyon si Ragos at intelligence agent na si Juvencio Ablen. Pero giit ng korte, tanging si Ragos lang ang may personal knowledge kung saan nagmula ang pera. Kwento noon ni Ragos na nilagay raw ang pera sa kanyang kwarto at nakatanggap siya ng tawag mula kay Hans Tan, isang high-profile inmate, at sinabihan siyang i-deliver ang pera kina De Lima at Dayan. Pero bago matapos ang paglilitis, bumaliktad itong si Ragos.
anya, tinakot lang siya para idiin si De Lima sa illegal na droga. 6 taon na nakapiit si De Lima sa kasong ayon sa kanya ay gawa-gawa lamang ng nakaraang administrasyon. Pasya na laman ng Branch 256 ang inihintay kung papayagan ba nito makapagpiyansa at tuluyan ng makalaya si De Lima.